What's up mga kahayop, welcome back sa channel ko. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na! Bilis! So, what's up mga kahayop, welcome back sa channel ko. So, yun nga, bago tayo mag-start, congratulate ko lang po yung mga nanalo sa paraffle ni Kuya Miko. Yun, isa ako sa nanalo doon at first time kong nanalo sa paid raffle, kaya tuwan-tuwa ako kagabi. Napuyat pa ako kakaisip. Sana Sabado na para makapunta na ako kay Kuya Miko. Ayos. Yun, si Kuya Marjan din nanalo dyan. Sarapon ni Kuya Miko na yan. Tapos, congratulations sa atin lahat na nanalo. Tapos yung isa, swerte, tatlong tinamaan niya. Nanalo din siya ng grand prize. Congratulate din sa'yo, sir. So, yun. Yung previous video ko pala, sorry pala kay Sir Ninyo Pabalan. Kay Sir Ninyo Pabalan. Palaban ako ng palaban. Baka mamaya mapaaway pa ako sa palaban na yan. Pabalan pala sir, sorry. Medyo na hindi ko nabasang mabuti. So start na tayo. Yun nga, sa title pa lang nabasa nyo na kasi marami rin nagtatanong nito tungkol sa detritus verbs. Kahayop, paano ba nagkakaroon ng detritus verbs? Ayan, ang tanong. Pagkakaroon ng detritus verbs mga kahayop, maraming ano yan eh. Maraming pwedeng panggalingan. Una-una, kakulangan sa pag-water change. Tapos, pwede yan galing sa mga substrate na luma mong substrate. Ayun, ando dun sila, sinama mo na, hindi mo nahugasang mabuti. Pwede yan pagka bumili ka ng isda sa mga pet shop o bumili ka sa mga kakilala mong breeders, bumili ka sa mga tropa mo. Yung tubig may kahalo, dun sa ano, pagka bili mo ng isda, yung tubig na pinaglagyan ng isda, may lamang detritus. Tapos, yun nga, sa water quality, pwede rin sa, anong tawag dito? Sa mga plants, yun. Yun yung mga posibleng dahilan kung bakit ka nagkaroon yan. So, kung ikaw naka bare bottom tank ka, wala ka namang ibang binibili. Wala kang ibang binibili, yun lang, solo tank yung isda mo. Tapos nagkaroon. Sa water, ano po yan? Sa water quality po yan. Minsan po, yung mga detritus, ay hindi pala minsan, madalas po yung mga detritus na yan, namamahay po yan sa mga filter. Doon. Kasi po, syempre, yung mga dumi nang galing sa aquarium, hinihigop ng powerhead, papunta sa filter, yun, doon sila namamahay. Ngayon po, para po maalis siya, ito po yung mga ano, paraan para maalis. May mga nagsabi po sa akin, kasi nagkaroon na rin po ako ng ganyan noon, aquarium ko, nagkaroon na rin po ng ganyan. So, nagtanong ako. Una kay Kuya Mark Niel, nagtanong ako sa kanya. Yun, sinabi niya sa akin, mag-add ako ng angelfish. Kay yung iba naman, ang sinasabi, linisan mo, i-reset mo yung tank mo, bandihan mo na mainit na tubig. So, yung iba, may mga sinasabing kung ano-ano pang gamot na ilagay, pampatay sa parasite, lagyan ng asin. So, ito lang ang ginawa ko kasi para maalis yung detritus verbs na yan. Bago natin ano nga ba yun? Ano ba yung detritus verbs? Yan, yung detritus verbs na yan, yan yung maliliit na worms na kulay puti na nakikita nyo lumalangoy-langoy sa loob ng aquarium nyo. Gaibla lang ng buhok yan, sobrang nipis nyan. Hindi mo basta-basta makikita yan. Mapapansin mo na lang siya pagka marami na siya. So, yun. Excuse me. So, ano ba ang mga paraan na ginawa ko para maalis yung detritus worms na yun sa tangko noon? Kasi, di ba ngayon nga, tulad ng sinabi ko kanina, may mga nagsabi na ganito, pero kinonsider ko rin, pinag-isipan ko rin muna yung mga yun na nirecommend nila bago ko ginawa. Kasi, yung mga detritus worms na yan, makahayo. Ano yan? Ang kinakain yan, yung mga waste. Bali, hindi ko lang sigurado, disclaimer po ah, ako po hindi po ako eksperto dito sa mga ganitong klase ng mga worms na to. Bali, ito po kasi, nagbasa-basa ako ng konti, tapos nagtanong-tanong ako. So, ayun, ito lang po yung pagkakaintindi ko ah. Yung detritus worms po na yan, nagmula po yan talaga. Kung halimbawang ikaw ah, naka bare bottom tank ka, solo isda mo, nagmula yan sa dumi, sa water quality mo. Ngayon, yung mga nadidecompose na tira-tirang pagkain, mga poop,
yun. Doon sila nagmumula. Hindi ko po sinasabing doon talaga, pero base po sa pagkakaintindi ko, doon daw. So, ayun, doon sila nagmumula. Para maiwasan po natin to, ito po yung mga sinasabi nilang dapat gawin. O ginawa, yun nga, tulad nga nung sinabi ko na kanina. Pero ang ginawa ko talaga is ganito. Kinonsider ko kasi, kinonsider ko din yung mga nirecommend nila nung ibang mga kilala. Dagdag ka ng angel fish. Iniisip ko, pag nagdagdag ako ng angel fish, is hindi naman niya masusolusyonan yung problema. Diba? Oo, mababawasan niya yung worms. Mapapaunti niya. Kaso lang, siyempre, pag nagdagdag ka, ibig sabihin, madadagdagan yung magdudumi sa aquarium mo, mas dadami yung kakainin nila. Mas lalo silang dadami. Diba? So, naisip ko, hindi na agad yun. Hindi na agad yun ang gagawin ko. Pangalawa, magre-reset ng tank. Paano kung halimbawa yung malaking tank, halimbawa, mga monster tanks, 200 gallons, 180, 300, 500, so on. Paano kung yung mga ganong kalaking tank? Diba, mga kahayop? Iyano mo ba yun? Re-reset mo ba yun? Para lang mawala yung worms? So, hindi pa rin. So, ang naging solusyon ko lang dito, ang ginawa ko lang, is ganito. Excuse me. Nag-regular water change ako weekly. Weekly, nag-regular water change ako. Tapos, yung mga ano ko, medias ko, filter medias, yung mga bato-bato, nire-rinse ko po yun ng tubig galing sa aquarium. Yun po. Tapos, minsan, ang ginagawa ko din, binabandihan ko din po ng mainit na tubig yung ano ko, mga medias. Tapos, yung filter wool, tsaka yung black na sponge. Yung black na sponge, binabandihan ko yun, yung filter wool. Weekly ko pinapalitan. Kahit hindi pa siya ganun kadumi, pinapalitan ko siya weekly. So, yun. Ang naging schedule ko noon nung pag-water change nung nagkaroon ng ganun yung tank ko is every Sunday, naglilinis ako ng sump. Tapos, every Wednesday, nagwa-water change ako. Ganun yung ginagawa ko. So, eventually, kakaganun ko, siguro mga umabot din ng 2 buwan, 1 buwan mahigit. Nawala na yung worms. Tsaka yung pala, ano, sinubukan kong maglagay ng rock salt. Naglagay ako ng rock salt, pero hindi ko masasabing yun talaga, ha. Hindi ko masasabing yun talaga yung pangalis nun. Pero yung sinubukan ko, nawala nga siya. So, yun. Ano pa ba? Eto, nagtanong din ako kay Sir Ninyo. Kay Sir Ninyo pabalan. Ayan, ayan ha. Tama na ha, tama na tayo. Nagtanong ako kay Sir Ninyo. Sabi ko, Sir, may question po ako. About sa detritus worms. Nag-research kasi ako, ang nakikita ko lang kung paano sila alisin. Paano sila alisin? Sabi ko, paano ba nagkakaroon nun sa tank? So, ayun. Ito, babasahin ko na lang mga kahayop ha. Ito ang sabi ni Sir Ninyo Pabalan from Arowana Intelligence. Kasi di ba sa tank may mga organic materials, solid waste, mga uneaten food, patay na halaman, minsan patay na isda, etc. etc. Lahat yan nagiging ammonia. Para maging ammonia siya, binibreakdown yan ng bacteria. Heterotopic bacteria. Yan ang normal process ngayon. Kapag may substrate yung aquarium o kaya naman filter na hindi nililinisan ng regular, ang nangyayari, maraming naiipit na organic materials. So, nahihirapan din i-breakdown ng bacteria. Kapag umabot na sa point na yun, nagkakaroon ng detritus worms. Tumutulong yan sa pagbe-breakdown ng organic materials para maging ammonia. Kumbaga sa tao, yan ang rest back o backup kapag nakita ng pulis na madami ang kalaban. So, yun ang sabi ni Sir Ninyo. So, yun nga, yung question nyo, nakakasama ba sa isda natin to? Hindi naman siya nakakasama, kaso lang, syempre,
Ikaw, depende sa'yo kung gusto mong alisin. Eh, ako, sa akin kasi, gusto ko siyang maalis, ayoko siyang nandun sa tank, ayoko nakikita, gusto ko, yung isda ko lang ang laman ng tank ko. Yun, ganun. Oh, di ba mga kayop? So, ayun, mga kayop, maraming salamat ulit sa mga nanood. Sana may natutunan kayo. Oh, disclaimer po ah, baka mamaya magalit po kayo sa akin. Yung mga sinabi ko po ay base lang po sa aking mga nabasa at sa aking mga napagtanungan. Kung meron pong mali dun sa aking sinabi o pinaliwanag, paki-comment nyo na lang po sa baba mga expert para din matutunan din, malaman din ng iba para ano, 'di ba? Alam natin lahat. Kasi kaya ko din ginawa tong video na to kasi para din dun sa iba na hindi nakakaalam, kaya ko rin inaral kasi hindi ko rin talaga alam. So medyo naintindihan ko na siya ngayon, kaya gumawa ako ng video para malaman din ng iba. Kasi nga tulad sinabi ko kanina, yung iba tamad magbasa, tamad mag-research. So ako na yung nag-research para sa inyo. Sana tama naman yung ginawa ko, pero mukhang tama naman siya. So, ilang mga ayo, maraming salamat ulit sa mga nanood, sa mga sumusuporta, yung mga hindi pa nakasubscribe diyan, mag-subscribe na kayo. Ha? Tapos yun nga pala. Sa 650 subscribers natin, eto. Gagawa ako ng short video about doon. I-upload ko rin bukas para malaman nyo kung paano yung mechanics tsaka kung saan nyo ipopost yung ano, katulad lang din ulit ng dati kaso lang may mga babaguhin akong konti. 650 giveaway ay 650 subscribers giveaway, libre po ito, wala po tayong babayaran dito. Kung sakali lang po naman, yung ano lang po, shipping fee. Sagot shoulder nyo na po yun. Kung ayaw nyo naman po, ipipick up nyo lang po dito sa akin sa bahay. So, ayun lang mga ayop. Ulit, maraming salamat. Peace out.